Okay, so time check tayo mga kagala. It's 4:25 in the morning. So early, fresh in the morning. So dito tayo ngayon sa Barangay Kasiglahan, Rodriguez Rizal. At ngayon, meron tayong pupuntahan, no? Somewhere in Manila. So first thing na gagawin natin to get there is, if I English dito tayo for this video. So the first thing na gagawin natin to get there in Quezon City is mula rito sa Barangay Kasiglahan, meron silang yung maliliit na bus, sasakyan natin tapos papuntang Quezon City. Pero hindi siya sa EDSA kundi ano siya, Commonwealth Market, or sabihin natin Commonwealth Avenue. Okay. So what is the sole purpose of this video? Siyempre, papakita ko sa inyo kung anong itsura ng mga tao. I mean, anong ginagawa ng mga taga rito, no? Ng mga taga rito, mga nakatira, ng mga tao dito. Diba? So, early as 4:25 PM, diba sa Labaw, mga gala, ang sa atin dyan, ang setup is na kunigising yung mga tao dyan para pumunta ng bangkirohan para mamalengke, diba? Dalawa lang, pupunta ng palengke. Ah, yun pala, may terminal pala. Okay, so pupunta ng bangkirohan para mamalengke and magtatrabaho sa call center. Pero dito sa Maynila, Rizal is hindi siya Maynila, no? It's a province, Rizal province, pero Manila na rin kung tutusin kasi magkadikit na sila ng Quezon City, no? Tsaka yung mga tao rito ay natatrabaho sa Quezon City or some part of Metro Manila. So yun, Bulacan, Rizal and Cavite. So yun, mga kapatid siya, nakapaliwat ng NCR. Kahit papagin siya sila, masasabi pa rin nga part na rin sila ng Manila kasi mga tao is doon nga sa NCR na katrabaho. Saan ang daan? Litex po. Kaliwa Sandigan. Sandigan? Labas ng leader. Okay. So, SM North tayo. Tapos, dati wala ito rito, no? Cheap lang talaga siya. Nakapasok itong ganitong bus system dito sa Rizal. Dahil na nga rin siguro maraming tao sa lugar, no? Hindi na kaya ng jeep lang. Or baka if isa ko yung jeep, ayaw nga pala. At naalala ko pa, sinulong pala ito ni BRRT dati. Tanggalin niya yung lumang sistema ng transportation natin sa Pilipinas at isang jeep. Gagawing ganito. Di ba mas maganda? Grabe, kaaga-aga, no? Pero yung outfit natin parang beach lang. Parang gusto ko mag-giveaway kay ate para siya yung uupo. Tapos ako yung tatayo para mas maganda yung kuha ng camera. O diba? So, gentleman tayo for this video. Yun. Diba? Okay, welcome. So, yun ang mga ganyan, ano? Basta ano ba ang tawag dito? May pangalan yan, eh. Kung sa atin is FOBs or peak hour or priority bus, tawag dun sa atin sa Davao. So, dito is suburban. Ayun, suburban Kasiglahan, North EDSA. Okay, you know. Kita nyo ba yun? So, suburban means, kumbaga parang, ano ba ibig sabihin ng suburban, mga kagala? Sino matalino dyan, pa-comment down below. Kasi as far as I understand, ang suburban is parang nagkoconnecta siya sa downtown city, papuntang medyo parang barangay, you know? Parang probinsya, ganun. So, ito yung literal na yung sa kanta na suburban ni Olivia Rodrigo.
suburbs, suburban. So, nagkukonekta ang probinsya and mega city. Yan o, ang dami o. Yan. Diba? Suburban. So, kung sa atin, pubs. Parang ganun na rin, no? Parang suburban na rin yung tawag sa gagawing, ano, pubs sa atin. Kasi yung mga para-barangay, tapos connected sa city, pinaka-town town area. So, yung pamasahe is 60 pesos mula rito. Actually, malayo itong mga hagala, yung, ano, yung barangay Kasiglahan, Bukid. Ito palang lugar na ito, tinatawag itong Irap City kasi ang mga tao rito nakatira-kati sa mga squatter area sa NCR. Tapos nasunugan, na-demolish, dito na-relocate sa Bukid. Bukid ng Rodriguez de Sal or kilalang Montalban. Suburban. So, buti naman ang maganda. Hindi ko alam kung ito ay legacy yan ni PRRD. Pakicomment nga dyan, sino mga magagaling dyan sa mga political issues, no? So, ito ba ay legacy yan ni PRRD? Pero feeling ko parang oo. Kasi naalala ko, parang yun yung time na sa time ni PRRD lang natakil ang yung modernization ng ating transport system sa Pilipinas. At yun ang aumisahan dito sa CR. May bandwet po. So, malayo to rito. Dati, ang pamasahe dito dati, way back 2009 kung saan first time kong nakaland dito sa lugar ay 17 pesos from Kasiglahan to Commonwealth Market. Yan. So, ngayon is nung huli kong punta rito is November 2020. Nung medyo maluwag na na COVID-19 natin. So, that was November 2020. Bago pa ito binaha ang lugar. So, napunta rito ang pamasahe ay 25 pesos na. No? So, ganun pa din. Jeep ang sasakyan. Tapos ito ngayong huli. Hindi ko na alam kung magkano. Kasi taxi na ako. Wala nun. So, ngayon 60 pesos. Mura lang siya. Kasi all the way to ano na siya. North. It's so, yun nga, balikan natin yung kwento kanina, yung sabi, di ba, comparison. Diyan kasi sa Davao, ng mga tao gumigising sa napakadaling madaling araw, dalawa lang, call center, tsaka mamamalay kaysa pangkiruhan. And there is this tulog. Tanghali ng gigising. So, mga tao dito sa Bulacan, Cavite, Rizal, NCR, gigisingin sila na maaga para magtrabaho. Kaya nila, yan. Diba, bagong ligo, nahabi is pang opisina, pang trabaho. Diyan sila gumising para mamaliigay. Or mag-call center. So, ano ba mga trabaho ang papasokan nila? Pag galing sila sa mga probinsya, probinsya ng Cavite, Bulacan, and Rizal. So, yun, mga factory worker. Saan ba may mga marami factory worker dito, diba? Valenzuela, Malabon, Labutas, Marikina, yung... Kita niyo yung ano no, yung sitwasyon natin dito tsaka ito kaaga-aga medyo traffic na. So bakit ganito kaaga gumising yung mga tao dito early as 4 a.m. para magtrabaho, para mapasok sa trabaho kasi ang traffic talaga hindi yung asan, diba? Nakakalungkot mang isipin pero nagiging ano, nakakalungkot or nakakatawa ba? So ano ba ang ano ko, ang dapat na reaction? Kasi ang mga tao dito, kahit ako nung araw dito ako natatrabaho sa Marikina, no, yung office namin. So ganun pa rin naman no, yung trabaho ko nitong bago lang. Like 10 years now, nakalipas sa ang trabaho, 10 years ago, lampas.
So na-assign ako one time dito sa Marikina City, kaya ako napadpa dito sa Mount Alban sa may ano, sa may Kasiglahan, kasi diyan ako tumutuloy muna no, pansamantala. So ang biyahe ko mula rito sa Kasiglahan papuntang Marikina City ay aabot talaga ng lampas isang oras hanggang dalawang oras no. Umaga yun ha. Kasi sobrang traffic dyan. Yun na papuntang bayan. Bayan ng Mount Alban. Kasi sobrang traffic ng ano nung Mount Alban tsaka San Mateo, Rizal. Mula bayan dyan sa Mount Alban. Yan si tatay. So mula San Mateo, Mount Alban, dadaan tayo ng San Mateo, Rizal. Tapos Marikina City, aabotin tayo ng isang kalahating oras hanggang dalawang oras. Sobrang traffic. Sobrang kitid-lit ng kalsada, sobrang kipot, tapos ang daming sasakyan, tapos traffic, di ba? Kulang sa disiplina yung mga driver dati, basta unahan, singitan, lahat-lahat. No? Grabe yung, ano, grabe yung traffic na rin. So ang ginagawa ko, alam nyo ba? So yun na nga, matutulog ng umaga, ng maaga sa gabi, para magasang maiging, magigising ng maaga, kahit masarap pa matulog. Kulang choice, kailangan gumising ng maaga. At ang tulog ay papatuloy na lang sa biyahe. Example. Yan. Diba? So, itong mga pamangkin ko dito ngayon, mga ano na sila ng mga working personnel na sila. Dati mga bata lang yan, estudyante. Ngayon, katatrabaho na. Mga anak ng pinsan ko. Hi, boss. So ngayon natatrabaho sila, yung trabaho yung ginagawa namin dati. So ginagawa na nilang yun na trabaho. Tapos galing sa trabaho, uwi sila ng gabi na. Pagkarating sa gabi, minsan hindi na kakain kasi sobrang tulog na, naantok na, so, pagod sa trabaho. Oh. So sobrang pagod sa trabaho, pagka-uwi, diretso tulog. Tapos gigising, trabaho na naman, no? So parang iwan ko ba, parang ganun talaga yung ano, buhay dito sa Maynila. Parang nga buong lahat ng buhay mo, ginugugol mo sa trabaho. Kasi kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka masisikap, tatamad-tamad ka, wala kang kikitain, wala kang papahid, maghinap ka na, humis, wala kang matitirhan, wala kang mauuyan. Kasi wala kang pambayad sa bahay, di ba? Siyempre may dalang bagahe malita. Tsaka pasalubong yun, no? Kailangan mag-taxi talaga yan. Suburban bus system. Yung sabi nila, ito, number one kasi ito na maririnig natin na reklamo sa ano ha, mga driver, sa mga tao na ayaw ng ano, ayaw ng pagbabago. Ganun naman talaga kapag mayroong ginagawang mag-level up tayo, magkakaroon ng modernization, pagbabago sa sistema ng sistema ng ating transportation particular. Sabihin agad na kawawa naman yung mga nagtatrabaho, mawawala ng trabaho, libo-libong mga jeepney driver and mga conductor yung mawawala ng trabaho. So ang parang sa isip ko naman, bakit ba, sino ba ang napamaniho nitong ano, nitong sinakyan natin na mga modernized jeep? Diba, tao din, tsaka conductor din, tao din naman, diba? Hindi naman siya makinarya or electronic, gano'n. Kaya ang Pilipinas, hirap makasenso. Kasi ang mga tao, talagang laging tutol sa pagbabago. Laging may reklamo. So, sobrang laking ano ito, no? Tulong kasi air condition talaga siya, tapos matakin mo kung hindi to air conditioned, ano na kaya itsura natin, no?
hindi pa tayo nakarating sa ating destination, hindi man lang pa, hindi pa man lang tayo nahahati, pero baka para na tayo napupulbo ng ano, kalikabong kasi wala fruit doon. Ganyan dati yung ano buhay dito sa Maynila. So ito na yung zigzag boundary ng Quezon City and Rizal. Zigzag gawa nung zigzag kasi yung daan dito dati, tapos rough road, ngayon lubak-lubak pa rin pero at least concrete yun, may jeep pa rin naman pero darating ang araw mawawala rin yung mga yan. Wala naman tayong against sa jeep pero mas maganda talaga na mas may dignidad ang Pilipino kapag ka yung ating transport system is makabago, moderno, air-conditioned, merong CCTV camera. Mapipreserve talaga yung beauty ng mga tao, yung pabango, hindi mapapalitan ng usok at alikabok. Alas 4 pa lang ng madaling araw ha, pero dami ng sasakyan, hindi naman siya matraffic. Pero yun, parang nagko-convoy na tayo sa iba ding mga pampasahirong sasakyan. So what more kapag ka peak hour dito. So expect na natin yan, yung sobrang heavy traffic. So kayo mga hagala, alam ko siguro na bago pa kayo yumaman sa inyong buhay ngayon na narating kung saan man kayo, dinala yung kapararan. Siguro minsan din kayo naging empleyado dito sa Maynila, no? Kung hindi man naging empleyado, naging estudyante or di kaya ay naninirahan dito minsan, no? So pa-comment nga ng inyong experience dito. Kayo rin ba ay nakaranas ng ating experience dati na yun nga, kaya ni kuya o kawawa si kuya, si ate ganun din, si tatay, yan. Diba? So, galing sa trabaho, uuwi ng bahay gabi na. Tapos pagdating ng bahay, hindi nakakain kasi tulog. Kasi mas importante ang tulog kaysa sa kain. Totoo yun. So, tulog. Tapos pagising sa umaga, hindi ko trabaho. Diba? Parang hayop na buhay yan. Ang hiya. Wala tayo ibang ginagawa. Magtrabaho. Mapagod, matulog, bumangon. Magtrabaho ulit. Kaya hindi rin natin masisisi itong mga Tagalog, no? Hindi naman lahat ng Tagalog, no? Kasi madalas na karamihan din sa mga empleyado sa Maynila, mga Bisaya din, no? Or mga probinsyano galing Norte or South Luzon, Bisayas and Mindanao, no? So kaya hindi natin sila masisisi na kapag kamera silang vacation leave, talagang pupunta sila ng Boracay, Palawan, Taiwan, Vietnam, Thailand, di ba? Japan. Kasi yan na nga, go outside and get a life, parang ganun. Puro ka na lang trabaho, so treat mo rin yung sarili mo. Kaya pa, papakamatay ka sa trabaho, di ba? Di ba? Nakakalungkot siya na life cycle. Di ba dapat ano, eat, play, work. Eat, play, work. Dito wala sa Maynila, di ba? Ano lang, work, sleep, work, sleep, work. Tulog.
yung kanilang panaginip kagabi, pinagpatuloy dito sa bus. So, hindi ako sure kung ganito ang magiging bus system natin sa Davao by 2024. Pero parang hindi yata, masyadong maliit to. Sana hindi ganito. Sana mas malaki pa. Or pwede rin ganito kaliit kasi akma rin naman siya sa ano natin, kalsada. Kasi yung kalsada natin sa Davao, maliliit lang, diba? So, dito na tayo sa may Barangay Payatas. Ang Barangay Payatas ay napakalaking barangay. Napakaraming tao rito nakatira. Ano to dato? Landfill. Tapos, ginawang ano na siya. Talagang residential. May pera sa basura. Kapit-kapit. Sa tayo matik na yan para kumpres para magamit yung ibang space. Iba kasi makukunat ang buhunan. Kailangan mapagsabihan ng anong konduktor na atras-atras. Kahit nakatayo, pumipikit pa rin. Natutulog. Manurot sa litik, so wala pa sa hilo. Sino ba naman kasi may ganang sumakay dyan? Napaka-alikabok. Ano yun? Kapuntang bayan na ano? Barangay, pero walang tao. Ay, may tao pa rin. Para makalahati lang. Payatas, mga galaw. Kuya na katabi ko, standing position. So, pasok niya talaga ay factory worker siya sa Quezon City. Tapos alas 4 pa lang. Early as 4, gising na siya. Malamang alas 3 kasi naliligo pa. Fix sa sarili. Ligo, kain. Tapos sakay ng bus alas 4. Tapos traffic. Tapos tamang-tama, maaarte siya sa kanyang ano, trabahoan alas 7. Factory worker. Ganyan na tayo dati. Kasi kahit yung mga ano, nagtatrabaho ng mga mall, hindi ka pwedeng gumising ng ano, maaga na. Dati kasi naaalala ko mahagala, early as, hindi talaga early. Pasok ko, sabihin natin opening, alas 9 po maaga. So, kay Sano. So, gigising ako yan mga 8:30. Di ba? Kasi wala naman traffic eh. Hindi naman matraffic ang Davao. So, tama-tama, timing. 8:58, ganun. So, 2 minutes bago mag-alas na bibig. Ganun lang. Estimated ko na yung oras, minuto. Pero dito, grabe ang mga tao sa Manila. Ganun sila kasipag. Ganun sila katibay. Alas 4 pa lang, nasa bus na. Lola na ng mga jeep bus. Ang pasok ay sa alas 8. Alas 7. So, ang aga pa ng alas 4, yae ka na. Ano yun? Takot ka malit? Takot si mama late. So, alas 4 pa lang. Nasa bus na siya. So, ilang oras ba yung kanyang adjustment or advance, di ba? So, 2 oras. So, panigurado si ma'am nagising siya ng ano? Alas 3. Digo, alas 4, lula ng bus. Alas 5:30, makarting sa kanyang ano. Alas 7, pasok. So, techno hub si ma'am papasok. Call center. Yan, dami ng punuan. Sadyante. O nga pala, sa Davao, no? Nakita ko nung ano, nung nakaraang araw. Alas 5:30 pa lang, may sadyante na sa may ano, Santa Ana. National High School. Kasi ang pasok nila sa alas 6.
So, lalo dito rin sa Maynila. Ang Maynila naman, ganun naman talaga, half-day. Dati pa, alam ko na yan. Kasi yung trabaho ko dati, sales, no? So, sales and collection, ganun. Tapos, syempre, yung mga client ko is mga teachers. So, itong lahat ng elementary and high school sa Marikina, hawak, isa ako sa may hawak dyan, no? Account ko yan. So, ginagawa ko dyan. Kailangan ko talaga magising na maaga. Haabangan ko sila kasi by 10:30, labasan na yan. Uwian na yung ano, morning session. Tapos 11, wala na. Time out na yan sila. Kumbaga, ano. Galing ni ma'am. Alas 7 yung pasok niya. Mas malapit siya kung para kay kuya. Si kuya is Quezon City. Factory si Ma'am is taking up Quezon City pa rin, pero along the highway lang siya ng Commonwealth. In fairness ha, pansin ko tong lugar na to, kahit doon pa lang sa kasiglahan kanina nung ayaw is sumakay, iwan ko lang kung napansin niya rin yung kalsada. Malinis na siya. Kagabi, bago matulog, so lumabas kami, doon kami binili sa 7-Eleven. So ano siya, may mga basura, kalat-kalat, no? Dari mga human waste niya. Yun ba yung plastic waste patawag, human waste, di ba? So, yun. Tapos ngayon pag-iising ko, I mean, paglabas ko para sumakay ng bus, so malinis na siya. So, ibig sabihin, talagang pinalaganap, yan o, may nagwawalis na, may street sweeper na. So, yan, ang galing, ang ganda, ang linis na. Perfect. No? Good. Nakatawa. No? So, sino ba yung nasasabing ang hirap mahalin ang Pilipinas? Ako, sabi nyo lang yun. Ang ganda ng Pilipinas na yun. Yun. Malinis na siya. Dati, o yan, litik sa tayo, mahagala. Yan. Litik sa public market. Papuntang ano, Sandigan Bayan. Ano? Congressional Road. Kung Sandigan Bayan. Nasa papuntang ano yan, San Mateo. Diba? Nandilis ng kalsada. May mga nagwawalis sa talaga. Yan o. Dati ang dugit ng lugar na to dito. Daming basura. So ngayon talagang may ano na street sweeper. Yan ang mga basura na, na talaga siya. May mga street sweeper na. So yun ang ano, daan natin ay Sandigan Bayan. Yan. So hindi tayo dadaan ng Commonwealth Market. Grabe, tulog sila. Ganyan talaga buhay. Tulog, tulog. Ayan, si Ma'am gising na lang, si self na siya. Itong dinaanan natin is Sandigan Bayan to, no? Tapos crossing naman papunta doon is papuntang SM San Mateo, SM Barangca, basta San Mateo Road. Nangka or Baran, Nangka pala. So yun, ito yun, Sandigan Bayan Road. Tsaka dito sa Maynila, hindi ka pwede pumasok ng walang ligo kasi sobrang init ng Maynila, sa totoo lang. Ako nga, diyan natulog ngayon, pero ano, kunti rin yung tulog natin. Ah, hindi talaga natulog kasi alam niyo naman na hindi ako talaga patalog, pala tulog. No? Nocturnal tayo. Gising sa gabi, tulog sa araw. So, pero dahil nga gusto nating i-vlog ang gaganapan, so ito na. Nailigo pa rin tayo kasi mainit eh. Okay, so yung crossing ngayon, yan. Kita niya yan.
yan yung papuntang San Mateo Island and Marikina. Tapos ito na yung congressional Sandigan Bayan. Sandigan Bayan, kung saan laging ginaganap yung panunumpa, I mean Sona pala. State of the Nation Address. So dito merong no jaywalking, 500 pesos ang fine. More lang yata, no? Bautista Building. Alas 6. Uy, asa ka sa napasok mo? Sa Luzon. Sa Luzon Avenue. Kasi may lapit lang ba? Ah, so anong oras ka nagising kanina? Early as 3:30. Tapos nigo. So si Sir ay magkatrabaho sa Luzon. Tapos ang oras is alas 5 na. Malapit ka na malay. 6 a.m. pa yun. 6 a.m. oh. Alas 5:08 na. Ah, ako ba? Ako ba? So tama lang yung alas 3 talaga nagising. So alas 3 ang gising mo. Anong oras ka sa gabi matulog? 9. Grabe ng kaaga. So hindi talaga pwedeng gumimik muna nung tiyan nakikimik pagka noris day, no? Hindi na pwede. Oo. So yun ang mga hagala. So si Sir, ano trabaho niyo, Sir? Factory? Retailer. Ha? Retailer sa isang mall. Retailer. So retailer si Sir sa isang mall sa May Luzon Avenue. Tapos yun, patulog siya ng alas 10, alas 9, alas 10 ng gabi, ganun kaaga. Bawal ang gimmick kasi trabaho muna. So yan ang tinatawag na ethical. Sa buhay pala yun. At tayo naman sa ilalim. Sandigan Bayan. Ilalim. So kumusta naman trabaho? Nakakapagod? Okay lang? Laban okay lang? Ha? Okay lang. Okay lang laban, no? Walang choice. Ilang years ka na dyan? Laban. Oo, oh, ganun talaga. Oh, basta mahalaga dyan, sabi ni Dolan Bartolome, basta may trabaho, ano? Mm. Oh, di ba? Pasalamat pa rin. Pero siyempre, pag may ibang opportunity, di ba? Na mas mag-grab natin. Ayun na sila, ma'am. Gising sila. Aga-aga. So, binabaybay na natin yung Commonwealth Avenue na binansagan na killer highway. Sobrang daming namamatay dito. Bangga, ganun disgrasya. The killer highway of the Philippines. Tsaka pinakamataas na ito. Avenue. Sa Quezon City. NCR. Actually. So, yun no. Buhay ni Sir. Trabaho siya sa Luzon Avenue. As a retailer. Alas 3:30 yung gising niya. So, tamang-tama. Pwede na siyang malit kung Rise 5:08, so alas 6 yung pasok niya. Grabe ang aga. Yan, busy na, di ba? Ito yung itsura ng Maynila, mga hagala. So, para sa akin naman, challenging siya. Napaka-challenging na lugar. Share ko lang yung asawa ng aking first cousin. Namatay talaga siya sa overfatigue. Marami silang pera, pero na-overfatigue siya, yun, patay. Kasi yun ang pasok niya sa umaga, alas 9 lang naman sana, sa may SM purview. Tapos ngayon, ang gagawin niya yan, kasi siya sa David Salon, ng Parlolesta. So early as 4, gigising na, alas 3 pa lang gising na siya, alas 4, alas na yan. Kasi alas 5, meron siyang mga home service. Hanggang alas 8, tapos pasok. After mag-home service, papasok na yan sa David Salon. Pagkatapos, ang uwi niya sa hapon is parang gabi, alas 9 yata, pero makauwi yan ng alas 12 ng gabi. Minsan alauna na madaling araw kasi meron ding hino-home service, nire-reband lahat-lahat, waxing, kung pang mga pagpagandang servisyo. Ayun, namatay siya. So, sayang, ganun talaga ang buhay. So, hindi niya napapahalaga ng kanyang kalusugan, tulog niya 3 oras, 4 na oras. Ako'y naaawa doon. Sobrang sipag. Ang lugar niya is taga Samal, taga Island Garden City of Samal. So yan, namatay siya the age of 42.
43, ganun. Ganun siya kabatang namatay, tapos naiwanan niya mga anak niya na maliliit pa, no? Dalawa, tapos na mag-college yung dalawa. Pero may dad na ano pa rin, hindi pa rin siya sapat, no? Para iwanan yung mga anak mo ng ganun ka bata pa. Kasi nga, trabaho-trabaho talaga siya. Tapos yung pinsan ko naman, masipag din naman. Negosyo naman yun sa kanya. Sobrang sipag. Kaya maagang binawian ang buhay. Kaya si Mamo, fresh na fresh. Basa na basa yung buhok. So, malapit na mag-take no hub. Bababa na si Ma'am. Ito ang ating pinaupo. Commonwealth, the Killer Highway. Dito ako pinakaanang ng ano, mamatay. Ulitin ko ulit yung ano, kwento. Una kong babasa kinabukasan, Latics. Tumawid ako sa ano, sa 12 lanes talaga. Grabe. Hindi ka akong ano, mabangga. Pero, kasi inisip ko, Davao ang galing eh. Davao, malaking syudad yan. So, ano lang ba itong Manila? Napakaliit. Yun ang akala mo. O, diba? Tumawid pa nga ako eh. Nung tumawid ako, yun ang nga. Ang iniisip ko yun, kahihiyak talaga. Bata, taga ano, batang taga, taga Mindanao, taga Davao. Dumating sa Maynila, tumawid ng kalsada na sa gasaan, patay, agoy. Diba? Parang walang ano, walang dignidad. Namatay sa katangahan, lang hiyain. Di na ulit yun, dahil sa katamaran, kasi mayroon namang footbridge sana. Pero dahil nga sa sobrang layo, eh, tsaka yun na nga, magaling nga kung ano. So, dito sa Maynila, kahit malayo pa yung bababaan mo, tumayo ka na. Huwag kang pumara na nakaupo ka pa. So, tayo ka na. Kaya nang ginawa ni Kuya, nakatayo na siya kahit hindi pa siya bababa. Para pag sinabing bababa siya, nasa bituwa na siya. Diba dyan sa atin sa Davao, nakaupo pa, no? Kasi para, tapos pagkahinto ng bus, tsaka patatayo. So, ganun ka, relax and laid back yung lugar natin. So sa atin sa Davao kasi ay pasok sa atin kasi tsaka na tayo tatayo, no? Para tapos yan hihinto yung bus, pagkahinto tsaka tayo tatayo tsaka bababa. Dito iba, tayo ka muna, tayo, tapos dandahan kang po lalapit sa pintuan, tapos pag sinabi para hihinto yan, tapos baba ka na kagad. Tandang sura ng mga hagala. Galing. Tandang sura. So, ito pala, nadaanan natin yung ano, hayop, pinakamalaking simbahan ng ano, kapatirang mga Iglesia ni Cristo. I insist, ladies and gentlemen. Ayan. Ingat po. Ayan. So, tumayo na si Ma'am. Diba? Kita nyo? Yan ang sinasabi ko. Tayo muna, tayo. Tapos, ilapit sa pintuan. At kapag ka nahinto na yung bus, so maghababa ka na kagad. So, Techno Hub, ladies and gentlemen, call center. Kung sa atin to para ano, Matina IT Park. Maraming call center. Ayan, baba na si Ma'am. Bye-bye. Daming chicks. So, ano na si Ma'am, no? Pauwi na siya. Galing siyang Techno Hub. Yun si Ma'am. Bye-bye. Ingat sa trabaho. Galingan ha, para maraming sales. Diba sales yung ano, ginagawa ng ano, sales support. I mean ano, parang mga sales agent, diba? Kapag ka call center. Grabe siksikan. Dami ng tao pauwi yung mga yan. Call center. Uwi na si Ma'am. I mean, ano, pasok na.
pangit pala ito, walang hand drill, no? hand drill dapat meron. So circle Filcoa Philippine Coconut, yeah, Department of Agriculture. Circle, tapos yun, Visayas Avenue. Diyan ako nababa dati, no? Kasi ang inuwi natin is Project 6. Quezon City Circle, isa sa pinakamalaking public open parks para sa mga tao dito sa Quezon City. Yun yung Visayas Avenue. Tayo na baba palagi dati, ngayon hindi na kasi doon muna tayo uwi sa aking pinsan sa may Kasiklahan. Okay, so malapit na tayong bababa sa may Trinoma Mall kasi sasakay tayo ng MRT Agham Road. Tapos ito naman, ito ay madadaanan yung Veterans Memorial Hospital saan ikinulong si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. At isa rin to sa pinakamalaking facility ginamit nung COVID-19 pandemic. Tapos dyan nagsisimula yung hukay nung underground subway. Yan. Sa may VMMC, Veterans Memorial Medical Center. At dito rin pala magsisimula yung MRT 7 station. Veterans Memorial Medical Center. Okay, malapit na tayo mag-Trinoma. Ito naman ay Ayala. Alright, so dito na tayo sa may Trinoma, yun. So, suburban, Kasiklahan, North Edsa. Diba? Yung mga tao, no? Busy. Early as 5 a.m, no? Alas 5, so labas na yung mga tao. Grabe, so diba? Nakausap natin yung yung mga nakatabi natin early as what time? Dito tayo, aakit tayo dito sa tulay. Yung iba dito dumaan. Pero gusto ko dito para makita natin yung yung daan. Ito pala mga kagalahan, Mindanao Avenue. Yan, tapos itong nito, yan sa loob niyan nagsisimula yung subway. Okay. Yan. Sasakay tayo ng MRT, no? Diyan sa may likod ng harap ng Landmark Trinoma. Okay. So, yun na Mindanao Avenue. So, saan ba sila nang galing? Ito ay galing sa Novaliches, Quezon City Bayan. O, diba? Adventure tayo dito, mga kagala, no? Siyempre, hindi lang Davao yung beauty natin, ha? So, abot tayo ng Maynila. Eh, ganun lang, no? Wala naman tayong iniisip ng trabaho. Nag-resign na tayo noong December pa lang. So, yun. Early as 5 a.m. Ganito naka-traffic. Ganito naka... Oh, traffic, oh. You know, oh. Yan. Early as 5 a.m. yan. Tapos, itong may na yan. Yan, yung may harang na yan. Campus yan ng VMMC, no? Or Veterans Memorial. Yung kala na yung isa. Basta VMMC, Veterans Memorial Medical Center. Tapos dyan nagsisimula yung hukay para sa gagawing subway system dito sa NCR, Maynila. Tapos yan, Ayala, Uniqlo. Yan, Ayala Malls. Tapos Trinoma. Yan. Tapos ito yung Agham Road. Tama ba, Agham Road? Ah, Congressional. Sorry, mahagala. Congressional pala. Congressional Road. Tapos ito yung Mindanao Avenue. So, doon aside, sa kabila, walang masyadong nadaan na masasakyan. Papuntang Novaliches Bayan. Tapos doon naman ang Project 6.
So doon kami, doon ako umuwi, no. So may bayad ng tiyahin ko diyan. So ngayon hindi muna ako umuwi doon kasi wala nang bakante, pinapaupahan, no. So wala silang choice, bahay nila, private na house nila 'yon, pero pinaupahan. So ganun talaga. Pandemic kasi, apektado sila ng pandemic, kaya kawawa 'yon. So kailangan paupahan. So doon na tayo muna uuwi sa Kasiglahan. At tamang-tama din kasi vlogger tayo, no. So kailangan kong i-explore yung mga lugar mas malapit sa Kasiglahan. So yun lang, maraming salamat sa mga nanonood. So syempre, ano pa ba ang gagawin natin? Lagi magpasalamat sa inyong mga walang sawang pagsuporta at panonood, no. So mag-ingat po tayong lahat, no. Ako din mag-ingat, o gaanga-anga, no. So yun, bye-bye.